Scorpio, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang yung weekly reading for September 16 to 22, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so let's see, Scorpio. What's coming to you this week? Abundance, wow. Ito yung ano, resulta ng hard work, ng teamwork. So, pwedeng sa business nyo to, yung pinagtrabahuhan ng iyong team. Ayan, you will see great results. Fortune is yours, Scorpio. Tuloy-tuloy lang ang pasok, ang daloy ng abundance. You are also divinely guided. So, kung ano man yung mga plano mo, iba sa inyo, mahilig kayong mag-pray for your plans, na i-lead kayo sa direksyon na kung saan dun kayo mas mapapabuti, dun kayo mas uunlad. And you are really connected to your instinct, to your intuition. That's why every time na nagpo-follow ka dyan, mas napapabuti ka or mas nadadala ka sa iyong purpose. Yan, which is going to bring you so much joy. Merong magpapasaya sa'yo ngayong week na to. I think isa rin to yung abundance na yan. Yung tipong things are doing well for your career, for your finances. And ang abundance kasi hindi lang naman yan sa material na bagay. This is also abundance in your mindset. Abundance in your intelligence. Abundance in your creative ideas. Diba? So, masaya for you ang week na to, Scorpio. So, let's see what else. What's your overall energy? The Elder of Swords. I think, ikaw ay mas nagiging, ano ngayon, stricto sa sarili mo. Kaya nga, nakikita mo agad yung resulta ng iyong mga pinagtrabahuhan, ng iyong pinaghirapan. Kasi talagang magiging maingat ka sa yung mga actions. Hindi ka kaagad kumbaga nagpapadalos-dalos. Your challenge is the Emperor. So pwede magkaroon ka ng challenging situation with an Aries, and then sa isang boss. Pwedeng magkaroon ng misunderstanding sa isang boss or tipong pinahihirapan ka ng isang boss mo, na ang daming task na binibigay sa'yo. Let's see what else. Your opportunity. The Hierophant. So, meron ka ngayong opportunity na makapag-aral. Pwedeng formally sa isang school or informal na studies, which is pwedeng online studies. No? May mga titake up ka na online course or sa ano, YouTube University. Kasi diba, maraming nag-share ng mga contents nila based on their expertise. So, kung ano yung interest mo, yun lang yung hahanapin mo sa YouTube. And marami ka nang mapapanood na videos na makakatulong doon sa gusto mong aralin. Diba? Libre pa. So, your blessing is the Champion of Cups. So, as a blessing, pwedeng merong new person coming in romantically sa inyo. Or this is also you, no? Ikaw mismo, kasi water sign to. I feel like you're going to be more dedicated sa ginagawa mo. Lalo na mahal mo yung ginagawa mo. You care about yourself. You care about your career, your future, your kung ano pang mga plans mo. So, your blessing is also yung manifestation skills mo, mabilis rin, no? Kumbaga, kung ano yung minamanifest mo, and every time you put action into it, nakukuha mo agad yung resulta na gusto mo. So, money, career, finances, let's see. You have the Elder of Wands. Someone who is very business-minded, the Nine of Wands. Alam niyo kung bakit meron ditong abundance? Kasi masipag kayo.
Kasi you are really committed to what you do. You have the devil. Kahit na merong mga ano dyan sa paligid, temptations, kayang-kaya mong i-block with the Nine of Wands. Kasi the devil is like mga temptations sa paligid natin. Pagdating sa trabaho, sa career, minsan we want na parang madaliin ang isang bagay. Pero wala naman kasing shortcut, di ba? Pagdating sa success. So, kailangan pagdaanan mo talaga. And I think you are willing na pagdaanan yan. Ang ano, ang devil energy is energy ng Capricorn, which is really focused on their career, their finances. So, I think for some of you, maaring merong may gunting dito. So, parang meron kang puputulin na unnecessary habits mo sa iyong finances. Unhealthy habits na ginagawa mo for your in your career or finances mo na tatanggalin mo na. Okay? Kasi alam mo na hindi ito makakabuti sa iyo. Example sa finances mo. Ikaw yung tipong mabilis na ano, mag-check out pag nakakita ka ng mga na nagla-live selling. So I mean, there's nothing wrong with that, pero kung parang unnecessary na, yung tipong may iba kang kailangan paglaanan pero dun pa rin yung parang iisipin mo, eh, yun na yung hindi healthy dun. Diba? So, I think some of you, yung mga unhealthy habits nyo sa finances nyo, tatanggalin nyo na. Okay? Sa love life, you have the Eight of Cups, the Justice, and the Three of Wands. Okay. I see freedom. Meron ditong umaalis sa isang relationship na nililimit lang siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. For example, ang person mo, napakaselosa or seloso. Tapos, ikaw, ang iyong career path ay always talking to clients, to your colleagues. Kapag laging nagsiselos, no, nagkikreate ng problema, it becomes toxic sa relationship. So ngayon nagkakaroon ka na ng clarity kung saan mo dadalhin yung sarili mo. Some of you are leaving a relationship or a situation sa connection mo sa isang tao dahil nalaman mo na na it's no longer serving your highest good and you are exploring your other options. O talagang focus, maaaring kayo focus sa inyong trabaho ngayon, sa career nyo. Meron mga taong very supportive of your career or ano ba itong ginagawa mo sa buhay. Yes, you are aware. You are assessing yourself. Ini-improve mo ang sarili mo. So kung nakikita mo, kumbaga nagiging aware ka na eh, kung sino-sino yung mga hinahayaan mong maka-impluensya sa'yo. And since meron ka ng awareness dyan, madali mo nang malaman kung alin dyan yung iiwasan mo or talagang ika-cut off mo sa buhay mo. Diba? And I feel like kung meron mang mga, let's say, mga old friends na ika-cut off mo, meron mang mga bago na darating sa'yo. Kasi nga sabi nila, friends come and go. Diba? I feel like you are going to mas palalakihin mo yung network mo. Aalis ka dun sa limitasyon na yan. Na yan yung nagli-limit sa'yo from achieving your goals, achieving what you want. Okay. Let's see what else. Oh, unplug and relax for a spell. Oh. So this is about you na magre-relax muna, iiwas muna sa gulo, sa stress. Ikaw ay magpo-focus muna sa sarili mo para sa iyong kapayapaan ng isip. Oo, minsan kasi kailangan rin natin na mag-isa, no? Para, kumbaga, sarili lang natin yung kasama natin. And dun sa katahimikan na yon, yun yung maaring magbigay sa atin ng clarity, kaliwanagan, na makakatulong sa ating
decision making kung anong path na yung iti-take natin moving forward. Diba? So, at least, alam mo na ngayon saan ka papunta. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye!